16, 17, 18. Biruin muna ka 18 months ako dito sa Japan. Biruin yung mga bay, umabot na pala ako ng 18 months dito sa Japan. Parang kailan lang kasi, fresh na fresh pa rin kasi sa utak ko yung time na in-interview ako ng mga Hapon dyan sa Pilipinas. Kasi naalala ko pa rin yung mga sagot ko, yung mga, kung paano ko sila sinagot, kung ano yung mga tanong nila sa akin. Naalala ko pa rin. At isa sa mga tinanong nila sa akin, kung bakit daw gustong-gusto ko magtrabaho o pumunta dito sa Japan. Pakinggan nyo tong sagot ko, hindi ko sinasabing gayahin nyo. Panoorin nyo lang tong video ko para may idea kayo kung ano yung isasagot nyo during Japanese interview. Kasi isa ito sa mga itatanong ng mga Japanese employer during Japanese interview dyan na gagawin sa Pilipinas. Nung in-interview kasi ako nung mga Hapon, ako kasi yung number one eh, kasi naka 18 packs kami nun sabay-sabay na interview, nakalinya kami lahat. Ako yung number one sa lahat ng tanong ng mga Hapon, yung mga unang tanong nila, ako talaga yung unang tatanungin kasi ako yung nasa number one. Kaya yung pressure sa mga tanungan is nasa sa akin. Swerte yung nasa rest kasi mapaghandaan na nila yung tanong kasi lahat naman kami, isang tanong, lahat kami sasagot, sunod-sunod. Ang unang tanong talaga sa akin mga Hapon, kung ano yung naging experience ko sa pagmamekaniko. Sinabi ko lahat yung experience ko. Magaling ko sa electrical, magaling ako sa makina, magaling ako sa engine troubleshooting, magaling ako sa under chassis. Yun yung mga sinabi ko. Pero sa totoong buhay talaga, yung alam ko lang talaga na sasakyan is, yung alam ko lang talaga na tatrabaho yung sasakyan is dalawa lang, yung Toyota Vios at saka yung Toyota Avanza. The rest sa mga sasakyan, wala na akong alam doon, wala na akong experience doon kasi in 6 years na pagtatrabaho ko bilang mekaniko dyan sa Pilipinas, Toyota Vios, Toyota Avanza lang yung alam ko kasi yan lang yung mga sasakyan na nasa garahe namin kasi 6 years ako natrabaho sa isang taxi company doon sa Yabaw. So, pag sabi kong ganun, electrical lang alam ko under chassis, alam ko yung engine troubleshooting. Tapos tinanong ako kagad, binigla ako doon sa follow-up question nila. Alam mo na pala, may alam ka na pala sa pagmimekaniko, bakit mo pa gusto magtrabaho sa Japan? Doon ako nabigla. Buti na lang, yung tanong na yan is napaghandaan ko before ako sa sumalang doon sa Japanese interview, a week before, is pinagpaktisan ko na yung tanong na yan kasi posible talaga na lalabas yung tanong na yan kung bakit ko gustong magtrabaho o pupunta dito sa Japan. Sinagot ko agad sila. Una, sabi ko, gusto ko magtrabaho sa Japan kasi gusto kong kumita ng malaki-laking sahod kasi dito sa Pilipinas, ikukumpara mo ang sahod doon sa Japan, kahit training visa lang yung hawak namin is mas malaki kaysa sa sahod namin dito sa Pilipinas. At para na rin matulungan ko yung pamilya ko na naghihirap. Pangalawa, sabi ko, pinakita ko sa kanya tong kamay ko, yung mga pilat-pilat kasi kapag mekaniko ka sa Pilipinas, marami kang mga sugat-sugat sa kamay. Pangalawa, ito, tingnan yung kamay ko, maraming sugat. Kasi, sabi ko, maraming sugat tong mga kamay ko dahil to sa pagmimekaniko. Kasi yung mga gamit namin, kasi yung mga gamit ko sa pagmimekaniko dito sa Pilipinas ay mga luma na. Kaya gusto ko magtrabaho sa Japan para makabili ako ng mga makabagong kagamitan sa pagmimekaniko. Kasi doon sa Japan, napaka high-tech ng mga gamit nila. Magaganda at matitibay. Dito lang dito sa Pilipinas na ito nga, nagkasugat-sugat yung kamay namin dahil sa mga tools to. Pagkasagot yun doon, sabi ng mga Hapon pre, nag-stop muna ako sa pagsagot kasi nag-uusap pa sila. Sabi nga, in-explain pa nung translator yung mga sinabi ko, in-explain niya sa mga Hapon. Sabi na Hapon, ganun, sabi niya, daw. Tapos, pangatlo, sabi ko, kasi sabi nung interpreter, si continue sir, sabi ko, pangatlong dahilan kung bakit ko gustong pumunta sa Japan is, gusto kong makita yung mga magagandang, gusto kong makita yung mga high-tech na sasakyan doon sa Japan, yung mga hybrid na mga sasakyan, yung mga electric powered na mga sasakyan, yung mga sabi ko yung mga hydrogen powered na sasakyan kasi wala yan dito sa Pilipinas. Gusto kong matutunan yung at gusto kong makita at gusto kong mahawakan ang mga sasakyan na yun. Tapos bahagi na naman ako ng staff kasi ang yung interpreter na naman explain na naman yun doon sa yun yung kaano eh. Yun yung kagandahan ng may interpreter ka kasi makapag-isip ka kasi mag-i-stop ka ng isasagot mo. Tapos yung interpreter na naman yung i-explain niya doon sa mga Hapon. Tapos ikaw makapag-isip ka kung ano yung susunod mo na sasabihin. Sabi niya,
Pagkatapos niya i-explain, sabi niya, sige sir, continue. Sabi ko, last but not the least, bakit gusto kong pumunta sa Japan? Kasi gusto kong ano, gusto kong makakita ng mga Japanese girl, kasi sabi kasi ng mga kaibigan ko, babait at magaganda daw yung mga Hapunisa. Sabi ng mga, sabi ng yung ano, yung in English ko yun pre ha, hindi yung Tagalog, in English ko, kasi mas maganda kasi na English yung sagot mo, kasi may impress yung mga Hapon kasi sila hindi marunong mag-English, tapos tayo English yung isinagot natin sa kanya, parang ma-miss lang, English siguro tong taong to ha. Tumawa yung nakakaintindi. Ngayon, nagtanungan yung mga Hapon kung ano yung sinabi ko. Sabi, in-explain niya doon. Sabi nung naalala ko talaga yung mukha ng Satsyo ko, tapos yung Jumo ko, tapos yung Kumiai ko. Sabi nung Kumiai ko, very good. During Japanese interview pa, kailangan mo talagang kunin yung atensyon ng mga Hapon. Kailangan mo silang, kung hindi mo pa sila mapatawa, o kailangan maparamdam mo yung sa kanila yung mga sinasabi mo. Kung hindi mo sila mapatawa, pwede mo silang paiyakin sa mga kwento mo para makapagtrabaho at para maibinta mo talaga yung sarili mo sa kanila. Kasi yan yung purpose eh, kung bakit sasalang ka sa mga Japanese interview, para ibinta mo yung sarili mo sa mga Hapon para tanggapin ka at makapagtrabaho ka dito sa Japan. Yun yung purpose nun. Kaya sa mga mekaniko, o hindi lang mekaniko, sa lahat ng mga tao dyan na sasalang sa Japanese interview, kunin nyo talaga yung loob ng mga Hapon during Japanese interview sa pamamagitan ng inyong mga kwento, sa pagsagot nyo. Mas maganda patawanin mo sila o di kaya paiyakin mo sila during Japanese interview. During Japanese interview kasi pre, ako lang at saka si Timon yung magkaiba, yung iba yung sagot, kasi karamihan doon sa mga sinasabi ng ibang mga kasamahan namin is gusto nila pumunta ng Japan para makapagpatayo sila ng bahay, makapunta sila sa magagandang lugar sa Japan, makakita sila ng mga magandang tanawin sa Japan, gusto nila makita yung Mount Fuji, ganun. Nasa isip kasi mga po na baka hindi magtatrabaho to sa Japan, magiging ano to, magpasyal-pasyal lang to doon sa Japan. Kaya lahat talaga, yung sagot nila, magkaparehas lang ganun. Pero yung sa akin at saka yung kay Timan, yung kasamahan ko dito na namatay last year, iba yung sagot niya. Yung kay Timan naman pre, hindi patawa yung sinagot niya, kasi yung tinanong siya kung bakit niya gusto mag-abroad sa Japan, sinabi niya yung buhay niya doon sa Mountain Province na namatay yung magulang niya, siya yung nagpapaaral sa siya yung nagpapaaral sa mga kapatid niya, bunsong kapatid niya. Kasi si Steeman, siya yung panganay na lalaki. Hindi, siya talaga yung magkapanganay sa lahat ng mga kapatid. Siya yung bumubuhay sa, siya yung nagpapaaral sa mga bunsong kapatid niya. Yun yung equinito niya sa mga Hapon. Yung mga Hapon, pre, na-touch doon sa sinabi ni Timan. Kaya, yung focus ng mga Hapon is nandun na sa amin ni Timan at saka sa akin. Kasi, yung sa akin, medyo napatawa sila doon sa sagot ko. Doon naman kay Timan, medyo mapaiyak sila kasi medyo sad yung equinito ni Timan sa mga Hapon. Biruin nyo pre, si Timan hindi yung mekaniko ha, hindi walang experience yun sa pagmimekaniko. Ang sinabi niya lang doon na experience niya is pagtanggal yan ng gulong, pagtanggal ng brake pad, kasi yung trabaho niya is delivery boy, driver ng isang delivery truck ng mga tubig. Yun yung experience niya. Pero biruin nyo ha, siya pa yung natanggap yung mga kasamahan namin nagtatrabaho sa ports ng mga sasakyan din sa Manila, sa ports, malalaking mga kumpanya ng mga sasakyan, galing sa Toyota pa yung mga kasama namin, yung iba galing pa sa ibang bansa ng mga mekaniko. Pero biruin mo, yung natanggap nila is yung delivery truck driver na ang experience lang pagtanggal ng gulong at saka pagtanggal ng brake pads, at ako na ang experience lang Toyota Vios, Toyota Avanza. Ikumpara mo dun sa mga kasamahan namin na medyo maganda yung mga experience nila, pero kami yung napili. Bakit? Kasi doon sa mga sagot namin during Japanese interview na nakakatuwa at nakakaiyak. During Japanese interview mga pre, tirahin nyo ang mga Hapon sa kanilang mga emosyon. Kunin yung kunin sa pagpapatawa. Seryoso, parang mahihirapan sila doon sa mga taong seryoso eh. Okay, parang iisipin nila na, uy, delikado to, napakaseryoso. Mas maganda yung ilabas yung totoong ugali nyo during Japanese interview. Huwag kayong matakot. Bukod dun sa kaupo kayo ng ganyan, straight, hindi lumilingon, tirahin nyo sila, patawanin nyo sila, kunin nyo yung loob nila para napili talaga kayo during Japanese interview. Babushin, God bless.